Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Mga minamahal na mga kapatid, itaas natin sa Panginoong Diyos ang mga biyayang ating ipinapanalangin ngayong araw na ito. Mga biyayang hinihiling, lalong higit, kagalingan sa maraming may karamdaman. Sa tulong at panalangin, Santo Padre Pio. At upang tayo ay maging karapat-dapat sa banal na pagdiriwang paghisihan ang ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko sa mga kapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami naway maging lalong masigasig sa pagdiriwang ngayon sa iyong pag-ibig, sapagkat sa panahong ito ng pagkabuhay, higit naming nalalaman na ang mga hinango mo sa dilim ng kasalanan ay katibayan ng iyong pagkamaasahan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, si Felipe ay inutusan ng isang anghel ng Panginoon. Pumunta ka agad sa timog sa daang patungong Gaza mula sa Jerusalem. Ito'y ilang, kaya't naparoon si Felipe. Sa darating naman ang isang Etiopyong Iyonko. Siya ang tagapamahala ng lahat ng kayamanan ng Kandase o reyna ng Ethiopia. Nagpunta siya sa Jerusalem at sumamba sa Diyos. Siya'y pauwi na noon, nakasakay sa kanyang karwahe at nagbabasa ng aklat ni Propeta Isaías. Sabayan mo ang sasakyang iyon, sabi ng Espiritu kay Felipe. Patakbong lumapit si Felipe at narinig niyang binabasa ng Iyonoko ang aklat ni Propeta Isaías. Kaya tinanong niya ang Iyonoko, nauunawaan po ba ninyo ang inyong binabasa? Paano kung mauunawaan ito kung walang magpapaliwanag sa akin? Sagot nito, at si Felipe inanyayahan niyang sumakay sa karwahe at umupo sa tabi niya. Ito ang bahagi ng kasulatang binabasa na niya. Kung paanong walang imik ang tupa na dinadala sa patayan o ang kordero sa harapan ng manggugupit, gayon din naman hindi siya nagbuka ng kanyang bibig. Siya'y hinamak at pinagkaitan ng katarungan.
walang maitatala tungkol sa kanyang mga inapo, sapagkat kinitil dito sa lupa ang kanyang buhay. Sabihin mo nga sa akin, wika ng Iyonoko kay Felipe, sino ba ang tinutukoy dito sa propeta? Sarili ba niya o iba? Buhat sa kasulatang ito'y isinaysay ni Felipe ang mabuting balita tungkol kay Jesus. Nagpatuloy sila sa paglalakbay at dumating sa isang lugar na may tubig. May tubig dito, sabi ng Iyonoko. Ako ba'y hindi pa maaaring binyagan? Sinabi sa kanya ni Felipe, maaari kung sumasampalataya ka ng buong puso. Sumagot siya, sumasampalataya ako na si Jesucristo anak ng Diyos. Pinatigil ng Iyonoko ang karwahe. Lumusong silang dalawa sa tubig at bininyagan siya ni Felipe. Pagkaahon niya sa tubig, si Felipe kinuha ng Espiritu ng Panginoon. Hindi na siya nakita na Iyonoko na nagpatuloy naman sa kanyang paglalakbay na tuwang-tuwa, na malaya na lamang ni Felipe na siya'y nasa Asoto. Mula noon, ipinangaral niya ang mabuting balita tungkol kay Jesus sa lahat ng bayang dinaraanan niya hanggang sa marating ang Cesarea. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, sang kalupaang nilalang, galak sa puso'y isigaw. Sang kalupaang nilalang, galak sa puso'y isigaw. Ang lahat ng bansa'y magpuri sa Diyos, inyong iparinig papuring malugod. Iningatan niya tayong pawang buhay, di tayo bumagsak, di niya binayaan. Sang kalupaang nilalang, galak sa puso'y isigaw. Lapit at makinig ang nagpaparangal. Sa Diyos at sa inyo'y aking isasaysay ang kanyang ginawang mga kabutihan. Noong ako'y balisa, ako ay dumaing sa Diyos na dapat purihin. Handa kong purihin ng mga awitin. Sang kalupaang nilalang, galak sa puso'y isigaw. Purihin ang Diyos, siya'y papurihan. Yamang ang daing ko'y kanyang pinakinggan, at ang pag-ibig niya ay aking kinamtan. Sang kalupaang nilalang, galak sa puso'y isigaw. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, walang makalalapit sa akin malibang dalhin siya ng Amang nagsugo sa akin. At ang lalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw. Nasusulat sa aklat ng mga propeta. At silang lahat ay tuturuan ng Diyos. Ang bawat nakikinig sa Ama
at natututo ay lalapit sa akin. Hindi ito nangangahulugang may nakakita na sa Ama. Yaong nagmula sa Diyos ang tanging nakakita sa Ama. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay may buhay na walang hanggan. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Kumain ng mana ang inyong mga ninuno nang sila'y nasa ilang, gayunmay namatay sila. Ngunit ang sino mang kumain ng pagkaing bumaba mula sa langit ay hindi mamamatay. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sino mang kumain ito. At ang pagkain ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman. Mga minamahal na mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father Jesse. At welcome po sa parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Ganun din, kasama natin ang mga nasa tahanan sa pamagitan ng ating radyo, Radyo ng Archdiocese, Radyo Totoo. Ganun din ang kasama natin sa pamagitan ng ating live streaming. Walang makalalapit sa akin malibang dalhin siya ng Amang nagsugo sa akin. No? Sabi ni Jesus, walang makakalapit sa Kanya malibang dalhin ng Amang nagsugo sa Kanya. Sabihin, sa pamamagitan ng Ama, tayo napapalapit kay Jesus. Kaya mga minamahal na mga kapatid, no? Una, ang Diyos, Ama, ang laging tumatawag sa tao para tayo'y mapalapit kay Jesus. At anong tawag natin sa response natin sa pagtawag na ito ng Diyos? Ang tawag una, yung faith, padalwa yung ating conversion. So, lagi tayong tinatawag ng Diyos, mapalapit kay Jesus. At sa simbahan, lagi-lagi yan, gumagawa ang Diyos ng paraan, tayo tinatawag niya. At ang ating tugon diyan ay yung ating malayang pagbabalik loob sa Panginoon. Yan ang ating tugon sa pagtawag ng Diyos sa atin, conversion ng ating puso, ng ating kalooban, no? At ganun din yung ating faith, no? Kaya ang Diyos ay gumagawa ng paraan sa tao. Gumagawa siya ng napakadaming pamamaraan, magbalik-loob ka lamang. Mapalapit ka lamang sa Kanyang anak. Kay Jesus. At mapapansin ninyo, napakaraming ginagamit ng Diyos para lang ma-save ka, no? Ma-save ang iyong kaluluwa para lang mailigtas ka, no? Napakarami sa iyong buhay, alam niyo yan sa inyong sarili. Napakadaming ginagamit ng Diyos sa iyo para lamang magbalik-loob ka. Kaya ang tao ay malayang malaya, no? Mula sa kanyang sariling kakayanan, sa kanyang puso, sa kanyang isipan, siya'y malayang malayang makakatugon sa panawagang ito ng Diyos na mapalapit ka sa kanyang anak, no? Lagi tandaan natin mga minamahal, ang Diyos lagi ang nag-i-initiate sa tao. Lagi siya ang gumagawa ng paraan para tayo mapalapit, no? Maging bahagi, makabahagi sa kanyang buhay. Lagi siya gumagawa ng paraan, no? Na tayo maging kabahagi ng simbahang ito. At ang isang paraan, sabi nga, ang culmination na pare tayo maging kabahagi sa divine mystery ng Diyos, una yung baptism, binyag. At tinapakinggan natin sa unang pagbasa, no? Sa pamamagitan ng binyag, tayo ay nagiging kabahagi, ano, ng
misteryo ng Diyos. At utik-utik, tayo nakakapasok sa misteryo ng Panginoong Diyos. No? Pamagitan ng binyag. No? Mula diyan, napapasok natin ang misteryo ng Diyos. At ganun din ang kumpil at itong Eucharistia. Kaya, mga minamahal na mga kapatid, ano? Nawa, pag ang Diyos ay tumatawag sa atin, ano, sa pamagitan ng napakamaraming pamaraang ginagamit niya sa ating buhay, naway maging malaya tayo sa kanyang pagtugon, sa ating pagtugon. No? Huwag niyo nang antayin pang palalimin ng Diyos ang mga ginagamit niyang pamaraan sa iyo para lamang magbalik loob ka. No? Mahal tayo ng Diyos. Ayaw niya na isang araw sa iba ka mapapunta. Kaya ang Diyos sa kanyang pagtawag, anong kanyang ginagawa? Ano? Tayo ay malayang-malayang makapagpabinyag. Tayo ay malayang-malaya na makatanggap ng sakramento. Sapagkat mula dito, sa lalo higit sa Eucharistia, ang epekto niyan ay hanggang sa kabilang buhay. No? Sapagkat ang gusto ng Diyos, pag siya'y tumawag, dalhin ka sa kanyang piling hanggang doon sa kabilang buhay. Hindi lamang sa buhay na ito. No? Kaya nawa, ano, kung tayong sa panahong ito, ang ating ipinagkakaabalahan pa rin ay kasalanan. No? Kung ating sa panahong ito, tayo hindi pa rin makatugon sa Panginoong Diyos dahil hindi natin maiwanan ang kasalanan. Ano? Huwag nating antayin pa yung hirap na ating pagdadaanan. Ano? Huwag nating antayin pa yung bigat, no, ng buhay. Sapagkat minsan, ang ginagamit na pamaraan ng Diyos, minsan masasakit, minsan mahihirap, para lamang tayo'y muling makatugon sa Kanya. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Ang lupa'y nayan ikito din ay tumahimik na ang puno ay tumindik bilang hukbo Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa paghahain ng banal na pagpapalitan ng iyong mga kaloob at ng aming alay, kami pinapagsasalo mo sa iyong buhay na namumukod tangi at walang kapantay. Ipagkaloob mo ang aming pakikinabang sa iyong pakikisamang aming maasahan ay sharing umiral sa aming pamumuhay araw-araw. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Naghahaing walang humpay ang anak mong minamahal upang magkasalusalo ang lahat. Sa piging ng iyong buhay, hindi na mamamatay ang inihain sa krus. Ang sa krus ipinako buhay lagi bilang handog. Kaya, kaysa ng mga anghel, narikisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, o sana. Kung hindi po makaluluhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katauhan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagatihati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito, tinubin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawat dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming Arsobispo at ng lahat ng kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos,
ni San Jose na kanyang kalinisinisang esposo kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Awitin natin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala. Pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipain tulad sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumain niyong lahat. At sumain niyo rin. Magbigayang kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Isa sa gwapong second collection ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Arsidiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Si Kristo ay tanggapin sa tinapay na ating hain, ang tinapay at ang alam na nagbibigay ng kaligtasan. Si Kristo ay tanggapin sa tinapay na magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sabay-sabay po nating dasalin ang panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petralcina, monghing banal, pintakasing santo ng milenyo kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan. Bindisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po sandali para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa,
sa pagnanais nating palawakin ang dokumentasyon at datos na mga pilgrims and devotees na bumibisita sa pambansang Dambana. Kami po ay nag-aanyaya sa inyong lahat na makilahok sa ginagawang paglakap ng impormasyon na makakatulong sa pagpapaunlad ng ating turismong pangsimbahan. Makikisuyo po kami na paki-scan ng QR code na inyong makikita sa paligid ng simbahan at pakikumpleto ang mga impormasyong kinakailangan. Makakaasa po kayo sa aming pag-iingat ng private information na inyong ibabahagi bilang pagsunod sa batas ng Data Privacy Act of 2012. Ang inyong pakikiisa ay malaking tulong at susi sa tagumpay ng proyektong ito. Ikatlo, mga kapiyo, sa pangunguna ng ating Ministry on Social Services, may libreng laser tuli na gaganapin sa Divine Mercy Hall sa April 27, 2024 sa ganap na ikapito ng umaga hanggang ikalawa ng hapon para sa unang 100 mga binatilyong Tomasino na walang kakayahang makapagpa-ospital mula edad 5 hanggang 16 na taong gulang. Maaari kayong magpalista sa opisina ng Pambansang Dambana o makipag-ugnayan sa mga detalyeng nasa screen hanggang April 23 lamang. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 10 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagkapal at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, mga imahin, mga dasalan na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin, upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awat biyaya. Loobin mong tularan nawa nila ang kabanal at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Tayo pong lahat, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. At pagpalaing kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na humayo kayong lagi sa pag-ibig ni Kristo. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Aleluya, narito na ang araw na dulot ng Diyos, na buhay na
si Kristo nga diari at manunu.